Gagawa tayo ng shawarma sauces! Hello mga palalabs! Palalabs natin sa Pinas at sa ibang bansa. Kamusta na po kayo? Lagi po sana kayong nasa maayos na kalagayan. At sa ating mga bayaning OFW, mag-ingat rin po kayo saan man po kayo ng sulok ng mundo ngayon. Saludong-saludo kaming mga Pilipino sa inyo. Malamang po ay nakita nyo na ang paggawa ng ating pita bread, ang ating masarap na beef tapa, at kung paano natin i-assemble ang ating shawarma. Pero kung hindi pa po, pagkatapos nyo pong mapanood itong video ng ating mga sauces, pwede nyo pong puntahan yung ating video kung paano tayo mag-assemble ng ating masarap na beef shawarma. Tara na pong umpisahan kung paano nga ba gawin ang ating masasarap na sauce para sa ating shawarma. Una po nating gawin ang ating cheesy mustard sauce. Sa isang malinis na pan, maglagay po tayo ng 1 tablespoon ng butter. Then after po nitong ma-melt, maglagay naman po tayo ng 1 teaspoon ng all-purpose flour. Then, lutuin lang po natin ang ating harina sa ating butter. Kapag na-mix na po nating mabuti ang ating butter at ang ating harina, maglagay naman po tayo ng 1/2 cup of milk. Pwede po kayong gumamit ng evaporated milk or fresh milk. Mga palalabs, maglalambing po uli ang inyong mommy loves. Please, don't forget to like and subscribe and click the bell button para naman po updated kayo sa tuwing ako ay mag-upload ng mga bagong video. Nag-add na rin po tayo ng 1/8 teaspoon of salt. You can also join us nga po pala sa ating Facebook page. Ganun na rin po sa ating Instagram account. Mag-add na rin po tayo ng 1/2 tablespoon ng mustard. Heto po ang mustard na aking ginamit. 76 pesos po ito, 200 grams na, matagalan nyo na po itong magagamit. Kapag nagsisimula na po itong kumulo, then mag-add naman po tayo ng 30 grams of grated cheese. Ang brand po ng ating keso na ginamit ay Daily Queso. Dahil bukod sa ito ay okay naman pong gamitin, masarap, mas mura pa. Disclaimer lang po, hindi po ito sponsored. Patayin na po natin ang apoy at haluin lang po natin ito hanggang sa ito ay tuluyan ng mag-smooth. And charan! Heto po ang ating napaka-cheesy na mustard sauce na magagamit na po natin sa 10 orders ng ating mga shawarma. Mura lang po ang costing nito mga palalabs, pero I assure you na malaki ang magiging bahagi ng lasa nito para maging masarap ang ating shawarma. Para nga po pala sa costing itong ating cheesy mustard sauce, nasa parting dulo po ng ating video. Ngayon naman po ay gawin na natin ang ating mayo garlic sauce. Sa isang malinis na lalagyan, maglagay po tayo ng 50 grams of mayonnaise. Kung gusto nyo nga po palang gumawa ng homemade mayonnaise, meron na po tayong video doon. Ilalagay ko po sa description box at dyan sa ating taas kung saan makikita nyo ang link ng ating paggawa ng ating masarap na mayonnaise. Then, mag-add naman po tayo ng 1/2 tablespoon of oil. Kahit anong oil po ay pwede, basta wag po yung mga used oil at wag po yung mga may lasang oil. Then, maglagay naman po tayo ng dinikdik at hiniwan ng maliliit na isang pirasong butil ng bawang. Kung medyo malalaki po ang inyong bawang, pwede pong kalahati lang po ng butil ang inyong ilagay. Pero kung mahilig naman po kayo sa bawang, pwede naman pong mas dagdagan nyo naman ito. Mag-add na rin po tayo ng 1/8 teaspoon of salt. At ng 1/8 teaspoon ng pepper. Then, i-mix lang po natin itong mabuti. Napakasimple lang po ng paggawa ng ating mayo garlic sauce, pero hindi po talaga mabubuo ang ating masarap na shawarma kung wala ito.
ang kailangan lang naman po ay sigurado kayo sa measurement na inyong gagamitin. Nang sa ganon, saktong-sakto po talaga ang lasa nito. And tadaan! Heto na po ang ating mayo garlic sauce. Heto nga po palang ating sauce ay hindi lang po sa shawarma natin magagamit. Pwede pa natin itong pang-dipping sa ating mga fried foods. Pasensya na nga po pala kayo sa kulay. Almost green kung makikita nyo, pero white po talaga to sa actual dahil po ito sa lightning at dahil na rin po sa ating cellphone siguro na medyo luma na. Bago po natin pag-usapan ang ating mga costing, may pa-shoutout po muna tayo. Shoutout po kay Miss Evangeline Ramos. Shoutout nga rin po pala sa Family Enriquez ng San Jose City, Nueva Ecija. Ganun na rin po kay Miss Kakay Domingo. Shoutout rin po pala sa isa sa ating mga bayaning OFW, si Mr. Franklin Bokirin. Mula po yan sa inyong YP na si Miss Sheila Imperial. Shoutout rin po kay Miss Rose Desacula ng Valenzuela City. Shoutout rin po kay Miss Christina Gekto. Shoutout rin sa Katangko family ng Burias Masbate. Ganun na rin po kay Miss Mitch Prestosa. Shoutout rin kay Miss Merce Endriga. At kay Miss Yura Amore. Shoutout rin po kay Miss Chona Bereber. At sa Caparas family, ganun na rin po kay Aren Caparas. Shoutout rin po kay Miss Annalie Lamanilaw Cruz. Mga palalabs, maraming salamat po sa panonood sa ating mga video at sa hindi na rin po pag-skip sa ating mga ads. Makakatulong po yan para mas marami pa po tayong recipe na maluto at maipakita sa inyo. Ngayon naman po ay pag-usapan na natin ang ating mga costing. Ang ating costing sa ating mayo garlic sauce ay 11 pesos and 50 centavos lang po. Good for 10 orders na yan. Kaya naman po pumapatak na per order ng ating shawarma ang ating nagagamit na mayo garlic sauce ay 1 peso and 15 centavos lang. Mga palalabs, I assure you na itong ating mayo garlic sauce ay saktong-sakto lang po yung dalang aroma. Ganun na rin po yung spices nito. Pero napakamura ng ating costing, diba? Kaya sulit na sulit ang paggawa natin dito. Pag-usapan naman po natin ang gastos sa ating cheesy mustard sauce. Ang ating buong costing ay 21 pesos and 50 centavos. At good for 10 orders na rin po siya. Kaya naman po pumapatak lang na 2 pesos and 15 centavos ang gastos natin per order or per serving ng ating masarap na cheesy mustard sauce. Kung medyo mahilig nga po pala kayo sa mustard, pwede nyo pong gawing 1 or 2 tablespoon ng mustard ang inyong ilagay sa ating cheesy mustard sauce. Mga palalab, sana ay may naibahagi ako sa inyong kaunting kaalaman ngayon. Please, don't forget to like and subscribe and click the bell button para po lagi kayong updated sa tuwing ako ay nag-upload ng mga bagong video. Maraming salamat sa inyo mga palalabs! Hanggang sa muli nating pagluluto!